Hello, good morning guys. Welcome to my YouTube channel. Nagbabalik ulit tayo para mag-unbox ng in-order kong bike. Kapag pa ito in-order, ngayon lang dumating. Tagal kasi ng proseso ng ano eh, ng pagbibili ng bike. Bago ang lahat, lumang iba, syempre. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe sa channel natin. Pindutin nyo na rin ang notification bell para update kayo sa mga susunod nating video. Mag-unbox lang pala tayo ng bike, tapos sabay na rin review tayo. Papakita ko lang. Yan, hindi ko pa tinanggal yung mga takip ay mga balot niya. Iano natin kung alloy. Kung may pang ano tayo, may pang try tayo dito na. Ano to eh. Sa rib ko ginagamit to, pandikit lang. Try lang natin. Simulan natin dito sa handlebar. Yung alloy siya. Stem. Alloy. Ano po ba mga inaano dito? Ito. Suppose alloy. Crank arm. Alloy. Ito malamang bakal. Yung bakal nga. Yung ano rim. Alloy. Ito di ko maano tong hub kung alloy ba to o ano eh. Yan. Di ko maano kung bakal o alloy. Pero siguro alloy yan. Bakang bakal ate eh. Ngayon. Mabaklasin muna natin, i-unbox lang natin yung ano, screen. Okay. Hindi pala tanggalin. Yan. Sa ano niya, dito sa tinidor niya, may pangalan. Pangalan ng case to. Ano po ba? Lockout. Tatanggalin na rin natin to. Yun, yung pinakapangalan niya talaga. Sa may frame niya. Yan, kitang-kita na. Laki. Ito sa top tube. Balot na balot. Yan, nipis nila oh. Ganda ng body niya. Ayan, smooth. Smooth pa yung sa may bandang edge job niya. Dito din. Smooth niya. Parang ano eh, mountain peak eh. Yan. Smooth. Ay hindi. May ano lang siya, parang tahi-tahi. Ito dito din. Hirap pa sa baba. Unitin na natin, kitang kita mo yan. 29er size 16. Di ko alam kung size 16 kung medium ba to o small. Ito halatang bagong-bago pa kasi ano eh. Ito paano ba tanggalin to? Tigas ah. Hindi na tanggal. Hirap ah. Hindi nangitot pala. Bila. Yun, mabilis na sa kabila. Ayun na, ano na natin. Yung basura. Tignan natin yung mga basura. Yan. Yan siya. Okay naman siya, smooth. Mat nga lang, mat. Ano niya, cable niya, ano bang cable to? Sa brake yung ano niya. Siguro itong mga nakapasok sa loob. Mga ano to. Shifter. Ito rin shifter din lahat. Nakamaliban lang sa brake. Saka dito din sa brake sa unahan. Ano pala niya? 10 by 3. Tapos yung brake niya. Spark lang, mineral oil. Tapos yung shifter nya A7L2. Yung sinasabi silang A7 na elite, pero di ko alam kung ano ba yung sinasabi nila. Yan. Tapos dito naman sa crank. Ano ba sa crank? Wala number na nakalagay. Baka nasa likod. Dito na lang tayo. Yan. L2. Ano yung
RD, tapos 10 speed. Yung ano niya, yung cogs niya. Basta ito 11, tapos ito 36 ata. Ayan. Yung ano. Focus natin. Kung makikita niya, basta 36 siya. Tapos yung rotor niya 16, ano yan, 160mm yan. Sa mas matataas pa itong bike, nasa 180. Ito sakto lang. Yung ano niya, pangalan ng case dito. Ang ganda daw yung klaseng ganito. Kasi may isa pang, seat post na, ay saddle na parang iniikot lang. Ito kasi mas maganda na lang din to. Mas madali siya may assess kaysa yung size sa nalulostrad. Ito daw hindi pang matagalan daw ganito. Tapos, if di, eh, 73x10. Di ko pa na, ano pala to, di ko pa na road test. Baka mamaya. Kasi marapit pa akong gagawin eh. Ano pa ba? Wala na, okay naman siya. Di naman, ano. So, yun lang. Eh, yun pa, yun pa pala. Conquest Elite. Sa mga gusto mag bumili ng ganito, ilalagay ko dyan sa screen yung pinagbilhan ko. Dyan, tingnan nyo sa gilid ng screen. Yan. Chat-chat nyo lang siya kasi lahat naman ng mga bike shop matataas. Siyempre, di natin alam magkano yung presyo. Doon sa pinagbilhan ko, mas mura na yun. Kaya chat nyo na lang sila. Kung meron pa kasi, alam ko kahapon, kausap ko, 3 piraso na lang. Ewan ko lang ngayon kung meron pa kasi nakuha ko na isa, bali 2. Try nyo na lang din sila i-contact andyan sa gilid ng screen para ma pre ano pala pre-deliver around Metro Manila. Ewan ko sa malayo daw may bayad pero pag dito dito lang syempre libre lang daw, wala nga lang freebies pero okay lang, wala naman eh, okay na yan. Yung ganyan yung gulong pala, hindi ko pa pala napakita yung gulong. Makita nyo ba ano siya? 29.2.10, medyo malaki rin to kinda. Yung rim nya pabilog, hindi naman yan mga warning. So yun lang, yun lang naman unboxing natin si Quest Elite, Icon Quest 29er. So paano ba yan, mamaya ulit sa susunod na lang pala may gagawin pa kami. Nalagay ko na yung ilaw. Ngayon, pampangit kasi ganito, dapat i-atras natin ito para isang daliri ilan yung nagagamit natin. Kasi kung ganito, i-atras mo ba para mag-break din ako, pwede yung maramihan kasi kahit isang daliri lang. Kukuhaan ko na yung tools. Ayan, hindi natin muna yung gamit natin. Ayan, wala gamit natin. At siguro, saan ba yun? So, kahit pwede natin ito, try natin. Ayan, pwede. Ay, maliit. Ayan, naayos ko na yung brake. Pinaba ko na masyado para ano. Tapos may space para sa ano niya, sa kamay. Para isang daliri lang, pwede na yan. Huwag yung buo. Pag nakasagad kasi sa buo. Lagay ko na rin ilaw. Ayan, na-adjust ko na rin. Ayan, tubigan. Battle gauge, tapos yung ilaw sa likod. Mamaya i-drive test ko ito mamaya para malaman kung maganda yung shifting, magaan, malambot, hindi nakakapagod. Mamaya. Salamat, salamat sa inyo.